Hi everyone. For this interview, I invited a Romblon-based fashion designer who is my fellow Bedan and a friend. Please welcome Julius Ornum. Hi Julius, kumusta ka dyan? Hi, good afternoon, Neto. Okay naman. Alam niyo po si Julius, based na po sa Romblon, which is his home province, no? Nagulat niya ako, kaya that's why I wanted to elicit something from Julius. Kasi fashion designer siya na imagine from Metro Manila, nag-decide na magpumunta ng Romblon. Julius, nung bata ka, si kilala kita, high school ka pa lang eh, from our school, sa best Yes. po kami. Oo. Paano mo nalaman na may inclination ka pala towards fashion design? Actually, itong high school pa lang din, because yung mga friends ko from San Beda, mahilig din sa fashion. So, influential lang ng mga friends. And then, nung wedding ng sister ko, parang, alam mo yon, at nag-attribute na ako sa mga kasal-kasal. And then, doon na nag-start lahat. Ah, so ikaw yung gumawa ng ano, nung damit na sister mo? Not really. Parang nag-ano lang kami, nag-collab kami kung ano magiging design nung damit niya, kung anong itsura. Siyempre, for high school pa lang, ano pang kinalaman ko doon, di ba? Parang, we have this mananahi, tapos siya na nag-tulong-tulong na lang kami ng sister ko na, ito parang maganda ito, ito parang ganyan. So Ganun doon mo lang. Nakuha yung ano na pwede ka pala maging fashion designer. Yes. No? Oh, yun. And then from there, yung mga office mates ng sisters ko parang nagpapatulong. Tapos yun na, doon na nag-umpisa ang lahat. Curious lang ako, Julius. Ano yung reaction ng family mo nung nag-decide kang maging fashion designer? Actually, late na ako. Parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko nung nagka-college. Sabi ko, at tinatanong nila ako ng family kung anong gusto ko talaga. Sabi ko eh, nung time kasi nung kabataan ko, ang hilig mag-bar. Sabi ko, parang gusto mag-bar. Gumawa Bar? ng bar.
What do you mean bar? Bar yung bar? Yes naman. kasi from Friday, uuwi na ako ng bahay ng Monday. Oo. Aalis ako ng bahay ng Friday. Nasaan ka? And then na-realize ka ko ng from... weekend? Doon sa bar kung saan abutan matulog sa kotse. Alam mo yung mga 20s, yung mga ganoon. Yes, of course, baguette. Nauuso yung bar noon na yung Makati na pupunta ka doon ng Friday night ng 11, uuwi ka kinabukasan, matutulog ka lang, tapos kinagabi, ganun uli. Parang naging routine na sa akin yun na mag-bar gabi-gabi. Tapos Monday na ako uuwi. So then, yun na. Then yung sabi nga parang hindi naman stable yung bar. So sabi ko, why not? Panindigan ko itong fashion, ang pagiging fashion designer. So naganap, yung friend ko, nag-aral, siya una talaga nakapag-aral. Sabi niya, why don't you try din daw puntahan ko? So, tinanong ko kung saan. And then, malapit lang sa bahay yung location kasi taga-Pasig ako. FIP. And yung school sa FIP, FIP, Fashion Institute of the Philippines, Ortigas lang. So, ang lapit. So, tinay ko. And then, nagustuhan ko. And I think second na. Batch kami. Dire-diretso. Second batch kami nung nag-graduate ng fashion sa Fashion Institute of the Philippines. Yun. So you're one of the prides of Shannon, Pamahong. Yeah. Oo. Kami, second batch kami. Kaklase ko si Francis Libira. Ayoo, yung batch na yan. Oo, alam ko yan. Mm-hmm. Oo. Actually, may nakausap ako, kabatch mo yata. Na-mention yung pangalan mo, itong nag-show kami nung weekend sa last weekend sa Lipa. Sino? Si Precious Jewel. Si Precious, yeah, Precious Jewel. Yun, na-mention kanya sa akin. Mm-hmm. Yun. Anyway, yun. Julius. Friend ko siya, kaklase ko siya. Sabi niya nga. Anyway, ano ba ang Julius Ornum fashion? Tapos, okay. Sino ba ang kliyente mo? Una mo tayo doon sa kliyente ko. Ang mga naging kliyente ko, yung mga senior. Kasi sila yung, na-incline kasi ako before from mga Filipiniana, yung tahimik, mabango, malinis. So, ang mga naging kliyente ko is yung mga mahilig yung mga nagre-rigodo, yung mga nag-ermana, yung mga ganon. At saka sila may budget. Sila may budget. Oo, sila may budget. Oo. Kasi ito mga nag-eermana na to, sila yung gumagastos talaga sa mga damit. And ko na-realize, sabi ko, bakit hindi ako mag-focus nga plus sa mga plus size na women? Kasi mahirap maghanap ng damit sa plus size. At saka sa mga nagtiterno-terno, mga Filipiniana, doon ako naglilinya. Pero, hindi yung siya yung Filipiniana ng Filipina. Yung sweet lang. Hindi yung talagang sobrang ano. So doon ako nag-decide na doon ako maglinya sa mga plus. Kasi aminin natin, ang hirap kumuha ng made to order or ready-made na RTW na pang-plus. So doon ako nag-decide na mag-focus. Yun. Tapos, alam niyo po, ang audience, inform ko lang yung audience, bukod po sa damit, si Julius Ornum po, kilala po na gumagawa ng mga pageant sashes. At magaling po ang gawa niyan dahil embroidered. Diba? Would you say na, thank you. Masasabi mo ba, Julius, na yung paggawa ng sash, yung pageant sashes, profitable din katulad ng paggawa mo ng damit? Oh, yes. Lalo na kung makakuha ka ng malaking account, kagaya yung mga national pageants. Nakakuha ka na kasi noon, okay ang kita doon. Kagaya ako, before nag-start kasi ako, 2010, I started with Mucha ng Pilipinas. Iba pang organizer noon. Sa pageant kasi, ang laki din ng market niyan. Kasi ang alam ko, parang kami lang yata ang gumagawa ng embroidered na sash. Kasi yung iba, hindi ako sure ha, kasi yung mga nakikita ko kasi sa mga ibang pageant, akong hindi heat press, sublimation. Pero kami is embroidered kami. Yun. Okay siya. Okay ang kitaan sa sash. Lalo hanggang ngayon, malalaki yung... Hanggang ngayon, yeah. Meron pa din. Meron pa rin, gumagawa ka pa rin ng mga sashes. Maniwala ka ba? Noong pandemya, inandito ako sa Romblon na kaming gumagawa ng
magti 3 years na kami gumagawa ng Miss Universe Philippines. Maganda, Julius. Okay siya. Kahit pandemya siya. Kasi di ba nauso yung virtual pageant na? Sila, 2020. Yeah, yung mga virtual pageant. So tuloy-tuloy pa din siya. Kahit yung mga pandemic. Ang ginagawa naman namin during pandemic, kunyari, yung instead na kami nagpapadeliver, malaking tulong sa amin yung mga Grab, tuktok, Lala Move. Sila nagdi-deliver na. Ay, ayan, imbis na kami personal lang nagdi-deliver. Baka may nanonood dyan na nagpapapageant. Si Julius Ornum po is the go-to person pagdating sa mga pageant sashes. Alam nyo, sulit po. Sulit po ibabayad nyo sa kanya. Hindi naman din siya ganun ka-expensive, pero sulit sakto siya. Lang. Sakto lang siya. Sulit siya. Kumbaga, hindi niya inaabuso yung kliyente. Di ba, Julius? Yes. Kasi ang paniniwala ko, kung OA ka, yung one time big time, hindi na babalik yung client mo. So, yun. At least, yung reasonable. Hindi ako lugi. Dahil nga, ang area ko kasi ng tahian ko, ng sash, bordahan, is nasa Bulacan. So, yung mga trans expenses, yung pagpupunta namin sa Divisoria para maghanap ng materials, parang break, kumbaga kung titignan mo siya, parang nagiging at cost din. Kasi, alayo din namin. Yun. We, at tapos nang dideliver kami nationwide through LBC. Nationwide. Mamaya hingin ko yung details mo, Julius, ha? Para kung sakaling meron, at least ma-advertise naman natin. Anyway, Julius, dati, dito ka sa Metro Manila, nasabi ko nga kanina, di ba? Nasa Metro Manila, tapos nagulat na lang kami mga kaibigan mo, biglang nag-decide kang umuwi sa probinsya mo, sa Romblon, di ba? Tapos doon mo pinapractice yung craft mo, di ba? Meron ka rin kliyente kung paano. Ano yung deciding factor ng pag-transfer mo mula Metro Manila hanggang Romblon? Actually, aksidente lang itong pag-uwi ko. Before nung pandemic, wala pang pandemic, schedule na ako umuwi kasi ihahatid ko dito sa province si Mama. Hindi naman siya pwede mag-travel alone kasi nga may edad na siya. So, sinamahan ko lang siya na ihatid ko lang siya dito sa Romblon. Pero Manila-based talaga ako. Then, unfortunately, nabutan ako ng lockdown dito. Pag dito kasi sa amin, very probinsya talaga. As in, wala kang makikita. Wala kang mall. As in, wala. May the typical probinsya na 5 o'clock, 6 o'clock sarado na tindahan. Wala kaming sinihan. Wala kaming mall. Wala kami lahat. Dagat lang siya. So kung gusto mo magliwaliw, it's either magdagat ka lang or magilog ka. Nung time na pabalik-balik ako dito, hindi ako natatagal ng matagal. Kumbaga, nabobored ako kasi walang TV. Walang whatsoever na hahanapin mong pangluho ba. So, ang pinakamatagal ko lang na stay dito is mga 3 weeks, 2 weeks, yun lang. Pero ito nga, nung nandito na ako nung pandemya, nagustuhan ko na siya kasi tahimik ang buhay, simple ang buhay, mura ang buhay. And then dito sa Manila, konting labas mo lang, gastos na, konting labas mo, traffic na. Diyan pa lang sa labas ng gate ng bahay, no, nandiyan yung traffic. E dito, lakad-lakad. Yes, dito. Oo, e dito wala. So, magaan buhay. Look at you, ang fresh-fresh mong tignan because you breathe fresh, di ba? Kumakain ka ng fresh, di ba? Kasi mga tao at dito, dyan. At dito sa probinsya, natuto ako kumain ng gulay. Julius, matanong lang kita. Sa tingin mo ba ang market ng Romblon, kasing competitive ng market ng Metro Manila? Dito kasi, hindi ako, or yung mga designers dito, hindi siya pwedeng mag-presyo ng presyo Manila. Kasi ang mentalidad nila dito, may mapupuntang silang Divisoria. So, at napakadaling pumunta ngayon, mag-travel. Kasi everyday may ang transport namin dito going to Manila is eroplano at saka barko. Everyday ang barko, everyday din ang eroplano. So, ang dali pumunta. Pero, yun nga, sabi ko, hindi ako, or mga designers dito, hindi ka makakapag-presyo ng kagaya sa Maynila.
kasi isipin nila, but ang mahal, hindi nila mag-gets kasi na yung craftsmanship, yung art mo ang binabayaran. Hindi naman dahil may ganitong tela, may ganun design, hindi ganun, hindi nila mag-gets yun. So, yun. Ano pa rin? Pero I'm sure may kliyente ka rin naman dyan. Meron at sa meron din naman dito. Oo. Meron at sa meron. May nagtitiwala naman sa akin dito. Pero oo. Ako nga, kung may client ako na kailangan ko pumunta ng Manila, as I said, na madali naman siya mag-travel. So, madali ako pumunta lang doon. Pero mas gusto ko talaga dito. Julius, tumakbo kang konsehal ng town mo. Yeah. Well, siguro it's not yet time, pero I'm sure your time will come, no? Sa tingin mo ba ang pagsabayin ang politika at saka ang artistry ideal na setup? Hindi, yung pagsali ko before sa politics, yung unang kong try na hindi rin ako pinala, aksidente lang yon, kasi ang plano ko lang is parang kagawad lang ng barangay. Nung pag-upkiat ko ng City Hall, sabi ng mayor, bakit hindi ka nalang mag-councilor? Sabi ko, ay, sige, go councilor. Pero buo na rin sa loob ko, since nandito na ako nag-stay at nakita ko pangangailangan ng mga kababayan ko at ng bayan namin. So, nag-decide ako na pumasok. Yun nga lang, hindi pinalad. Tapos, nung second time, ganun din, parang okay lang sa akin, kahit naman hindi ako mag-politics, nakakatulong naman ako sa mga kababayan ko. Pero ang sa akin, kaya rin gusto ko rin, para mas malaki yung ma-reach ng trabaho at maitulong ko sa kanila. Yun. Julius, ano ba ang pangarap mo para sa mga kababayan mo? Dito madami akong ma-improve. Kasi sa tagal-tagal kong Manila-based nga ako, nung time na pabalik-balik ako, parang nakita ko na ito pa rin. Ito pa rin ba ang kagaya nito na masyado advanced ang teknolohiya dito sa atin sa panahon ngayon. Parang, ito pa din. Parang, ganun at ganun pa rin ba? So gusto kong, kung anong, kasi, na kumbaga, madami na akong napuntahang mga bayan-bayan nationwide, gawa nga nitong trabaho ko. Plus, nag-i-events nga kami. So, ang naisip ko, bakit kung magagawa sa ibang liblib na lugar na pwede ma-improve ang bayan nila or pati yung mga tao, bakit hindi ko rin isama dito sa amin? Yun ang naging ano ko. Meron ka bang plano pang pumasok ulit sa politika or pwedeng dyan sa munisipyo or pwedeng provincial level? Meron pa bang plano in the future? Mahirap kasi ang mag-provincial dito sa amin kasi ang Romblon is island province. Ang dami-dami ng isla. Archipelago. So, maybe pag ano, I'm planning ngayong 2025 ulit. Pag hindi pa rin pinala, hindi na ako sasabi. Parang tama ni tatlo. Siguro, makakatulong din ako sa kababayan ko sa balita bagay lang na kaya ko. In your own way. Personal ko, oo. Julius, biglang, kasi sabi ko nga sa iyo kanina bago magsimula, ang audience ko very young. Di ba? 14 to 25 for one, number one and number two, di ba? Anong masasabi mo sa mga bata dyan? Na number one, gustong maging designer na katulad mo. Mm-hmm. At number two, gusto rin mag, sa mga taga-town mo na gusto rin magsilbi sa sa municipality ninyo. Yeah. Doon sa mga kabataan na gusto pumasok sa pagiging designer, ang una nyo pa rin gawin is mag-aral. Aral. Maging updated ka sa mga nangyayari sa kapaligiran mo. Kasi ang pagiging designer, ano lang din yan eh. Kumbaga, nasa sayo na talaga yan eh. Kahit bata ka or matanda ka, pero kailangan mag-aral ka. Aral. Kasi kagaya ng ginawa ko, feeling ko nung bata ako, may talent ako sa fashion. So nagkanap ako ng way para maging matupad yung dream ko. So nag-fashion institute ako. So yung mga bagets ngayon, mga kabataan ngayon, talent yan eh. Kahit hindi mo talagang pasukin yung formal na fashion in the fashion school,
magagawa at magagawa mo yan. Ang sa akin lang kasi, pag-aral ka sa isang fashion school, para alam mo yung mga techniques, yung tamang gawin. Kasi ngayon yung mga kabataan, makapag-drawing na, yun na yon. Hindi ganun yon. Kailangan mo alamin mo lahat. Kagaya ng Filipiniana, hindi lang yung basta terno sleeves. May sukat yon. May sukat yon. Hindi basta, hindi pwedeng kalahati lang ganito, isang ganito. Hindi ganun yon. So, kailangan alamin mo din yung gusto mong gawin. Eh, sa mga gustong magsilbi sa taong ninyo. Kung gusto mo magsilbi, hindi ka man talagang maka-penetrate sa mundo ng politika, pwede kang tumulong. Kagaya ang ginagawa ko, hindi man ako pinalad. Ang ginagawa ko kasi parang ang project ko talaga is Green Revolution. So, namimigay ko ng mga seeds. Mga seeds para magtanim sa mga bakuran. Kumbaga, walang magugutom kung masipag ka lang magtanim. Maliit na supot ng sako ng semento, lagyan mo ng buhangin, lagyan mo ng mga ipa-ipa doon ka magtanim. Magiging pagkain na yon. In a few months, a few weeks, meron ka ng makakuhang harvest. No? Yun ang dream ko sana dito sa amin. Kasi na ko yan nung pandemya, nahirap kaming makahanap ng pagkain, bawal kulong mabas. At least kung may sarili kang tanim, may maaanihin ka at maipapakain ko sa pamilya mo. Tsaka Julius, hindi naman kailangan may posisyon para makatulong, di ba? Yes. Para magsilbi, di ba? Oo. Di ba ganun lang? Dapat ang puso mo nandun. Ang maganda rin pumasok kasi sa politics talaga, mas malawak yung matutulungan mo. Pero kung sarili mo lang, syempre, personal na expenses mo, alam mo yun, malaki din ang gagastusin mo. Kaya, Julius, matanong lang kita. Vision yourself in 2028, no? Dapat ano na na-achieve mo pagdating ng 2028? 5 taon mula ngayon. 5 years from now. Sana, kung ako, makita ko lang na nag-improve ang kabuhayan ng mga kababayan ko. Mag-improve ang yung mga... May mga tao kasi ako dito at sikretong tinutulungan. Yung tipong mabago ko buhay nila kahit papano. Yun lang. Yung ganun lang kasimple. Yung hindi naman kailangan sobrang fabulous, sobrang bonggang lahat. Basta ma-improve lang. Ayun. Ang ambition ko for them. Julius, doon sa mga gusto magpagawa ng damit at saka yung magpagawa ng sash, can you tell them your details, a number or Facebook account para makontak kanila? Okay. Yung aking Facebook account is Julius Jose Fabellion Ornum. Doon yung ako lagi makikita. Kahit dito ako sa probinsya, 24/7 ako online. Kasi maganda ang nakuha kong signal, maganda yung nakuha kong network. So, hindi ako nawawala. Anyways, yun ang aking Facebook. Tapos, you can reach me at, pwede mo sabihin yung number ko? Yeah, please. 0976-007-4138. 0976-007-4138. Ayan, okay. For Sash, at saka, gumagawa na akong pageant shoes. Ayan. May shoes na rin. Ako hindi ko alam yan. Sabi yan. May shoes na rin. Mabuti yan. Alam niyo po ito si Julius, isang designer through and through. Kaya talagang, I really had to make, kasi gusto ko yung kwento ng buhay niya eh. Imagine from Metro Manila, biglang nag-decide pumunta doon, but still does yung kanyang mga usual fashion things, no? At saka yun nga, nag-attempt pumasok sa politics. But I hope the third time is a charm. I really hope sana the third time is a charm. Diba? 2025, yung mga ano dyan, baka naman pwede niyong buksan yung mga puso ninyo para kay Julius, yung mga kababayan mo. Diba? So Julius, thank you very much for afternoon po itong record namin na interview niya. Thank you for this afternoon at ano to, Palm Sunday, imagine. Pero sige po. Actually, galing ako si Bahan. So yun, sige Julius, thank you.
Thank you.